Good day guys, maraming salamat ulit sa pagbisita sa channel ko. Kung bago kayo rito, please like, share, comment at huwag kalimutang mag-subscribe. Yun. So ang topic natin yung mga parts ng carburetor at yung function nito. Yung mga... Simulan natin kung saan pumapasok ang gasolina dito sa carburetor natin. So dito siya pumapasok at lalabas naman dito. Iyan. Diyan siya lalabas. So papunta naman dito sa float chamber. Ito yung parang istaka ng gasolina niya, no. Para pagka nag-start tayo, mayroong reserbang gasolina na nakalagay dito mismo sa carburetor. Siyempre, ang nakalagay dito ay ang float. Ayan. Ito yung parang nagiging switch niya, no? Na pagka wala ng laman, siyempre, bababa, bubukas yung valve. So, magkakarga ulit ng gasolina. Pagka napuno na siya, magsasara. Ito yon. So, ano naman yung nagsasara? Ito yung pinakang nagsasara. Ito, tingnan nyo. Ayan. Ayan yung nakalagay mismo dito. Ayan. Siya yung nagsasara para hindi siya mag-overflow, no? So pagka nag-overflow tong carburetor, dalawa lang yan, no? Sira na to. Ayan, sira na yan. O may ano na yan, may kung ano man, basta may hiwa o kung ano. Pwede nyo nang palitan, nakakabili naman niya repair kit. So ito naman ang nakakabit ay yung shaft. Ito, nakikita ba? Ito yung shaft na kabit dito sa float. Yan, kabit natin saglit lang, ha. Ito naman yung parang lock niya o yung shaft niya dito sa float. Yan. So itong float na to walang ina-adjust kasi rigid o isang buo na siyang plastic, no? Hindi katulad nga doon sa sasakyan na merong kaprasong bakal na kailangan mong tupiin o ano, yun. Kaya no, kaya minsan nag-overflow siya. O yan, kung makikita nyo, syempre, kunyari, napuno na yung gasolina niya dito. So, napuno na yung gasolina niya rito. Yan, dyan. Siyempre, ayan, magpa-flat na siya, magpo-float na. Ibig sabihin, nakasarado na siya. Pero pagka wala naman siyang laman, bababa siya. Pagka bumaba siya, ayun, no, kung makikita nyo, bumubukas, no? Bumubukas yung float valve ba tawag dyan. No? Ayun, bumubukas siya. O, ayun, simple lang. Parang sa ano, parang ganito lang ang style niya, no? Yung principle niya, parang ganito lang. Yung sa tangke ng tubig, nakikita yung tangke ng tubig. Yan, parang ganyan lang din yan sa tangke ng tubig. Pagka puno na, magsasara na dahil doon sa float. Okay. So, sunod naman natin itong pilot jet. Itong pilot jet na to, dito lumalabas yung sa mga ano natin. Kunyari mga 15 to 20% lang yung silinyador nyo o nasa low speed o low up RPM. Ito ang nagbubuga ng gasolina. Ayan, ito yung nagbubuga ng gasolina. Doon sa ating motorsiklo. Ayan. Kaya low speed, ayan, dyan lang siya. Dito nang gagaling. Thank you.
Ito naman yung ating main jet. Siyempre, ito yung sa low speed. Ito naman yung sa high speed. Kadalasan, 20% pataas hanggang sa totaling bukas na. Ito yung nagbibigay ng gasolina. Mas malaki ang butas nito. Yan. Kaya mas maraming gasolina ang pumapasok dyan. Yung ibang nagsasabi, mas malakas daw ang gasolina pagka sa low speed. Mali po. Mas malakas po tayo sa gasolina pagka high speed dahil mas marami pong gasolina ang kailangan ibuga ng carburetor natin para ma-feed niya, no? Yung ating makina. Yan. Kaya mas malaki po yung main jet. Mas malaki yung butas ng main jet. So, tandaan nyo, no? Mga 20% up yung totaling bukas, dito na naman gagaling yung gasolina. Yan. So, malinaw ba? So, ito naman, ito yung air-fuel mixture natin. So, huwag nyong gagalawin to kung wala kayong sapat na kaalaman, no? Parang ako, hindi ko pa alam kung masyado yan. Pero ang ginawa ko, ihigpitan nyo lang siya at bibilangin nyo kung ilan yung ikot. O sige, higpitan natin, no? So, ayan. Higpitan lang natin siya. Kalahati. Isa. Isa't kalahati. Dalawa. Dalawat kalahati. Yan, huwag yun ang pipilitin, no? Basta pagkakumunat na siya, huwag yun ang pipilitin, baka masira naman, no? Basta yun, dalawat kalahati. So, isulat nyo to para di nyo makalimutan. Pero kung mataas naman ang memorya nyo, huwag yun ang isulat. Basta dalawat kalahati. So, kung isa-setup nyo siya, ganun din, bibilangin nyo lang din, dalawat kalahati. Okay? Kalahati. Isa. Isa't kalahati. Dalawa. Dalawat kalahati. Okay, yan, set na siya. Para sigurado lang tayo, no? Ano ba naman ngayon? Inhenyo! Oh, ito naman yung sa choke. Ayan, ito yung sa choke natin. Pagka pinipihit nyo to, ito. Tingnan nyo, pihitin natin. Yan, may half at may full choke. Nakasarado na siya, no? So, binabawasan nyo yung pasok ng hangin para mas maraming gasolina ang pumasok dito mismo sa makina natin o sa carburetor natin para mas madali siya mag-start. So, gagawin niyang rich ang mixture. Okay? Kadalasan to, sa umaga, pagka nahihirapan mag-start, ito ang ginagawa para maging rich lang yung mixture o mas maraming gasolina ang pumasok doon sa makina. Ayan. Naman yung idle screw natin. So dito mo matitimpla kung ganong ka taas yung idle natin, no, yung idle natin, no. So paano ba siya gumagana pagka in-screw mo to? Ayan, kung makikita nyo. Nakikita ba? Lagyan natin, turo natin. Ito, merong copper. Ayun, no. Basta may copper kayo makikita diyan na nakakonekta dito sa idle screw. Pagka pinihit nyo yan, yung mismong ito, papakita ko sa inyo. Yan. Yan, so aangat yan. So bumubukas siya ng konti. So pagka bumukas siya ng konti, maglalabas siya ng gasolina, no? Kaya tataas yung idle niya, yung air and fuel mixture niya. Ito yung pinaka ano ba tawag dito? Siya yung switch, no, kung ganong kalaki. Ito yung needle jet. Ayan yung needle jet natin. So, siya yung humaharang. Ipakikita ko rin sa inyo. Wait lang. Ito yung main jet natin, no. So, dito pumapasok ito. Kaya kung makikita nyo tong needle jet na to, syempre parang needle karayong, manipis dito hanggang sa pakapal doon sa dulo. So, nakapasok siyang ganito. Yan.
nakapasok siyang ganyan. Siyempre, pagka nakasagad siya, kung makikita nyo, ayan, nakasagad, di ba? So, sarado siya. Walang lalabas na gasolina. Kaya manggagaling lahat ng gasolinang pumapasok sa pang-idle doon sa pilot jet. Ayan. So, habang tumataas siya, kung bubuksan nyo, ang hirap kasi, no? Wala akong cameraman. Galit, no? Cameraman. O yan, basta habang bumubukas siya, syempre binuksan yung silinyador, aangat naman to. Habang umaangat siya, yan, nagbubukas siya hanggang sa dire-diretso na yung gasolina ang lumalabas. Yan, okay ba? Kuha naman, no? Madali naman siyang intindihin, di ba? Kasi mataba nga, ayan, lumiliit yung labasan ng gasolina, nakukontrol. Hanggang sa paganyan ng paganyan, syempre palakas ng palakas, paliit na yan, palakas ng palakas. Okay. So, ganun din yun sa idle screw. Pagka pinihit mo yung sa idle screw, so umaangat siya ng kapraso. Siyempre, mas maangat na kapraso, mas maraming gasolinang lumalabas. Diba? Yan. Ganun gumagana yung sa idle screw. Sana nakuha nyo. Medyo hindi ako ganun kagaling magpaliwanag, pero ganun lang yan. Simple lang naman. So guys, paano? Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan kayo, yung ads, alam niyo na, baka naman. Sige, susunod lang ulit.